Hello po, pasensya na po, walang makeup at kailangan kong mag-mask. So dahil po na-expose tayo, kailangan po natin, number one cup of bleach po sa isang galong tubig. Uumpisahin po natin sa mga kisame. Unahin natin sa kisame. Hello po. Ganito po ang tamang pag-disinfect sa bahay. Kailangan po lahat po ng mga kisame pupunasan natin ng may Clorox. Ito po ay dati ko nang ginagawa, mga mamita. Hindi po ako magpapaka-hero, pero matagal ko na po itong ginagawa. So lahat po, dadaanin natin sa map ng may Clorox. At ang mga bintana po, dapat palaging bukas, mga mamita. Ay, sorry po. Unahin po natin ang kisame kung paano po natin siyang i-disinfect. Mandali lamang po. Bukas po ang ating bintana. Oh, thank you po. Eh, nag-disinfect po ako para po bigyan kayo ng idea na kung may map kayo na malinis, lagyan nyo lamang po ng tubig at Clorox at saka nyo po i-disinfect. Unahin po natin ang kisame, syempre, at saka ito pong mga cabinet, mga wall. Lahat po dapat, nilinisin natin. Umpisa po sa kisame, pati po ang mga wall. Hello po. Si Ka-Farmer. Ganyan ang dapat. Kailangan talaga i-ano nyo, i-bleach nyo, pati mga lahat para wala talaga. Kasi hindi nyo yan maaabot. So dapat map at ng kung ano man yung nasa bahay natin. Hello po. Oh, thank you po for watching. Hello po, Ka-Farmer. Sabi po ni Kitchenist TV. So, ganito po ako nung maliliit po yung aking mga anak. Oh, Ka-Farmer. Sabi po ni Black Shadow, kumusta daw po? So, talaga pong ganito ako noon. Eh, ngayon po, talaga pong minamat po lahat yan. Nang wala pong matitira na mga virus. Kasi nga po, na-expose tayo. So, dapat ganito po natin ang buong bahay. Cleaning. Alam niyo po ba dito, ang Clorox po dito ay napakatapang. Talaga pong maniwala kayo sa akin eh. Masakit po sa mata, pero kailangan po natin itong gawin dahil may nabipil po akong symptomatic. Kaya mamaya pong 3:30 ang aking pong rapid test. So, hopefully po, negative. Pero hindi
hindi po ako confidence na hindi ko makuha yung kay Papa Love dahil nga po na-expose po ako sa kanya ng 3 days. Magkasama pa po kami sa kwarto. Ito pong mga stainless steel kanina ay na magpuna, kaya po ay na punasan ko na po ng Clorox. Kasi po nasa school si David, kaya ngayon ginagawa ko na to dahil mamaya magagalit yun pag naamoy niya yung Clorox. Kailangan po talaga medyo maingat po tayo dahil po talagang ngayon po may bagong virus na naman sa California. O hindi po natin alam kung hindi tatablan nun dahil bagong virus, hindi po natin alam kung gagawin ng Pfizer. Lalo na po dyan sa inyo, mag-iingat po kayo dahil ano po, masyado po kayo yung exposed. So, dito po sa kusina, natapos na natin. Yun pong mga cabinet ko kanina, inano ko na po yun. Shout out po kay Kuya Romy! Kuya Romy, kumusta ka na? Eto't ako ay nagmamap ng buong bahay. The easiest way po na maglinis kayo ng wall, number one kung sinasabi sa inyo ay map. Kung meron po kayong map na malinis, kaway-kaway daw, Michael, sabi ni Michael Kiambao, Parin Black, sabi niya. Yan po si Parin Black, mabait po yan. O, di ba, kumpare ko na rin. Hello po! Kuya Romy, kumusta na? Ayan, natilansikan lang po pa ako. Eh, mahapti dahil bumata pa ng ating Clorox. Talaga pong tinapangan ko. Masusunog po. Yung pong aking kamay eh, sunog na sunog na. Sunog na sunog na po sa Kabi Blitz ko. Hindi naman po ako sanay na mag-gloves dahil pag nag-gloves tayo, eh lalong masusunog dahil yung plastic. Kaya po ako ay ngayon po. Kaya po tamang-tama ito na gawain natin hanggang wala pa ang aking anak. Dahil pag nandito na po si David, hindi ko na po ito magagawa. Napakadali lang naman po naman na mag-disinfect ng bahay. Kaya po, kailangan po eh, kung nagpusang isa pa po, maganda po at ang isamin natin ay malinis. Dito ba? Kasi po kung minsan hindi nyo maaabot yan, mas mainam na na. Imap na natin ang imap hanggang sa malinis at nang tayo. Pasensya na po kayo at hindi po ako nakakasagot. Diyan lamang po kayo at samahan niyo po ako sa aking paglilinis. Di po ba? Oh, kaparmer! Hello po kapare, sabi pala ni ano, ni Kitcheness. Kasi po alam niyo kung bakit pag minamap niyo po yung kisamin niyo
matagal po bago kayo magpintura kasi kung ano man yung mga usok-usok dyan, alikabok, eh talagang nalilinis. Kaya po ako, sanay na sanay akong mag-mop ng kisame na maraming Clorox. Dapat po dyan sa Pilipinas, paminsan-minsan po, i-mop nyo yung inyong wall. Dahil, lalo na ngayon sa pandemic, talagang gawin mo yan. Kasi talagang necessity ngayon ang mag-ano kayo. Kasi po, para po malinis ang ating mga kabayan. Hopefully po mamaya, negative po ang result ko, mga mamita. Kasi po, ako'y natatakot para kay David. Pero kahit po ako mag-negative, eh, sobra po ang precaution ko sa dito sa bahay para hindi ko na po maipas. Kasi po, dapat talaga responsable tayo sa mga bagay. Hindi po dapat na kung meron ka ang maging attitude, hindi mahama na sila, hindi pwede pong ganon. Kasi po, may mga tao, hindi po sakit, hindi nyo alam, baka po hindi nila makaya. Kaya po mainam, eh mag-ingat po tayo. Napakadali pong mag-disinfect ng bahay, mga mamits. Hello! What's going on? Hi, Dan! I'm just trying to disinfect my house because I feel some, I felt some symptom this morning, like achy. So, I'm hoping that I don't give it to JP. Because JP said that he probably get it from Ceylon, but we are four person in here, and he was here since Friday. We dropped off his truck on Thursday, and then I pick him up then. Then, so if he get it, we are in the same car on last Thursday, what is that, the 27th, so okay, I'll show you then why did I say it's not from Salem, because JP left on the 27th of August. So we dropped off the truck on Thursday, and he said he did not wear his mask, the 26th. So I pick him up because we dropped off the truck. So if he is contagious from 26th, we sleep at one bed, he left on 27, we even kiss, smack, lips to lips. Hello, friends. So, he left on the 27, and then he had a lady and a daughter. They flew from Colorado to Buffalo on the 27, and they went to the Dream House on the 27 in the evening. That's why Papa Lab left on Thursday afternoon so he can be there when they arrive. So 27, 28, 29, 30, 31, and then 1, and then September 2nd when he start having the symptom, he start having fever. So that's where I'm trying to explain to you then. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days before he get the fever. So that's impossible. He get it from here. He probably get it
from the mother and the daughter. And then if he get it, and then you guys have dinner, he might pass it on. So when I told him, he probably get it from this mother and daughter. When I'm asking you that only Will is not having a vaccine, it's because I'm worried about Will. It's not something that Will can give it to JP. I'm worried about Will because he's the only one who doesn't have vaccine. And you told me that, you know, other people is copying so hard with this. If I will, you know, if I go back, that will be like Friday when he start coughing. So he was exposed with JP on what, Saturday? He was exposed with JP on Saturday, and he was exposed with JP on Tuesday. So if you get it, I have a feeling that it is from this mother and daughter, because soon as JP got positive, I told him to call the mother and the daughter to check on them. And he said that when he called last Sunday, they don't feel good. So, you know, they feel really bad when he called him on Sunday. So meaning they don't really feel good. They feel the symptom probably Saturday or Friday. So that's why, you know, she say some word that I cannot say here, that she feel S. So meaning JP, it's impossible he get here, because if he get here, I should be also positive soon as he left. Before I go to Maine, I should be already sick. I cannot travel. I cannot do catering on the 29th. So anyway, it doesn't matter who and which and where and how, but what I'm doing now is precaution, because I have David. And the guy who is living downstairs was exposed to JP, if he's saying that he got it here Thursday on the 26th. But he got tested last Friday. It was negative. So it's not something from Salem. And David was here with us, you know. David left the house on Saturday morning, which is a week after JP left. So he did not have it. He kept going downstairs and giving Peony a hug. So what I'm doing now is precaution, because if I feel something, I want to make sure that when David comes home, I decontaminated the house. I'm wiping it with bleach and everything. So I'm hoping you guys are good. I'm just trying to contact tracing, Dan. I'm not trying to hurt anybody's feeling. And I hope you understand that. And I know I told JP that, you know, I like you so much and you are so nice and being a good friend for him and for me. So I don't want to offend with you. That's the last thing I want to do then. So, but anyway, I'm trying to be careful, because David, you know, when he gets sick, I'm going to be in trouble, because he can be the grouchiest person ever in the world. So anyway, I was concerned with Ken when you told me last Saturday that he's coughing a lot. Sorry to mention the name, but I am so sorry, but I don't want to mention name. I'm sorry about that. But anyway, you know, we know that he's not as our age. So I'm worried about that. And I hope he's, you know, no one get anymore. Anyway, JP got very light, but he get it. But me, I have extra protection, because a month ago I have my flu shot, and I have a flu shot, and I have my anti-pneumonia. So I have extra. Plus, I'm drinking a lot of ginger tea.
So anyway, Dan, if you can go in the local grocery and you can find a ginger, a fresh one, keep pounding them, heat them with a meat tenderizer, and keep boiling them in the water, because if you research, those are really, really, really good. So when JP told me that he doesn't have a taste and a smell, can you imagine? I burned my hand for washing cloth and disinfect all the doorknob, the kitchen cabinet, the fridge, the remote control. And I almost burned my hand from bleach, and he doesn't smell it. And he hates bleach, and he cannot smell it. The washcloth that I was washing it, it's almost on his face, but he said he didn't smell it. Soon I heard from him that he does not have the taste or smell, what I did is I pound a lot of ginger, I turmeric, I boil them until like my throat is burning. And JP told me that one more sip he's gonna throw up. He said, I cannot take that anymore. What? That's what happened. So anyway, I am just trying and hoping that no one is really get sick, because like I said, I'm hoping that, you know, he's elderly among us. I'm hoping that he's okay. That's all I hope. And like I said, Dan, I'm so sorry if I make you very inconvenient when I ask you, but I'm trying my best for contact tracing. And that's the way you stop the spread, when you contact tracing. So, I mean, the mother and the daughter, when they drive going to, when they going through the New York, they stop a lot somewhere. And I hoping they're not, you know, because if JP got it from them, if JP got it from them, then you guys really exposed with him. And I believe when you ride the boat, you know, our friend was next to him, and it was close, you know, the cabin was close window in the boat. So he's really exposed. That's what my concern, you know, and that's scary. I mean, I'm not scared, because then I got a lot of problem before, and I'm driving myself. I'm about to die, and the doctor cannot believe I cannot, you know, I still driving for bring myself to the emergency room. So I'm not really concerned about me, because I have a very strong immune system. Even I'm very sick, I can still move like normal, like my normal, not every normal, but my normal. So like right now, so since I arrived, I asked my friend who's living downstairs to totally close the door to the basement. So hello, Desiree Narvasa, how are you? Mukhang si Desiree to. So I don't go downstairs, I go only outside. And when I'm outside my bedroom, I'm wearing this, and I only remove my mask when I go to my room. So, hindi na raw nila maintindihan. Sorry. So anyway, that's I wanted to show how to do this, disinfect the house, because like I said, I have some symptom this morning, and very light symptom. I have some kind of, I can feel it in my eyes, like when you have flu, you know, I can feel it in my eyes, but it's not bad. I can feel in all my bone, in my finger, and I can tolerate them, and I feel some weaken on my legs muscle. But as you see, I can mop, I can cook, I can dance if you want. So
Then I hope everything is good. I'm worried about Will. That's all I care, because he's the only one who doesn't have a vaccine because of his age. So other than that, you know, I'm like I said, I'm so sorry if I offended you. I didn't mean to, my friend. You're such a nice guy to be offended by me. And if you notice my bathroom, oh my God. It's good that JP stay in Maine, because it's gonna be extra work for me. Then I have to disinfect after him. I have to Lysol after him. So it's good that he stay there. So me, I can control my action. Hello po. I can control my action and keep cleaning after me, and that's what I've been doing. So magtatagalog na po ako dahil nagno-nosebleed na rin po ako. So anyway, then thank you so much, but I have to speak in our language because some of them is making fun of me. I need to speak Tagalog. So yan po, ang ganyan po akong mag-disinfect ng bahay. Hindi po mahirap. Maglagay po kayo ng timba na maraming bleach at konting sabon. Meron po kayong mop na ganito kaputi, kako Clorox. Okay po kayo dyan. O, diba? So, ngayon po, okay na po yung bahay ko. Wala po akong dapat ikabahala mamaya pag uwi ni David dahil na-disinfect ko na po. Hindi ko po siya ma-disinfect buhat nung dumating ako dahil nandito si David, magagalit siya sa amoy. Kaya po, hindi ko po nagawa yung gusto kong gawain. So ngayon po, gumanda po itong aking kisame. Ay, naging malinis. Ayan. Ayan po. Lalo na po dito, ito yung very close contact kay David na ginagamit ko, isang banyo. Kaya po tayo ay mag-aana dito. Mag-disinfect dito. Thank you daw po. Thank you, Brother Black Shadow. Amy Sanggalang, hello po. Thumbs up daw, sabi ni ano, sino si Desiree Narbasa? So sa toilet po, ganito po akong gumamit. Pag gumamit po ako ng toilet, hindi po ako nagpa-flush kaagad. Yung tissue po ang pinangahawa ko sa flush. Pagkatapos po ako nag-flush, maghuhugas po ako ng kamay. Pagkahugas ko po ng kamay, tsaka po palang ipa-flush ng second time, pupunasan ko po ng wipes. Okay, so ngayon po, masakit sa mata kasi kulong po dito sa bathroom. Tapos po, ini-sprayin ko pa ng Lysol. Dahil po, natatakot po ako na pag umalis ako doon, may maiwanan po ako na virus kung ako man ay carrier. Ayoko pong makuha ni David. Dapat po talaga, we have to be responsible in our act, in our behavior. We have to be responsible for sa mga kalusugan po ng ating mga kasama. O yan. Salamat, Black Shadow. Solid daw lahat dito. Talagang solid dyan sa akin si Black Shadow eh. Kaya gustong-gusto ko din yan eh. Tapos, so ito, kainaman nito, yung kisame natin dito sa banyo. Gustong-gusto kong pinturahan. Hindi ko napipinturahan. Kasi nalinis ko na kung ano may nandirito. Yun nga lang, kailangan kong magbukas ng bintana dahil sobrang tapang ng ating bleach ay masakit sa mata. O yan po, napakadali pong mag-disinfect ng bahay, di po ba? Punasan nyo lang yan, o hanggang dyan sa mga kabinet na yan. Hindi po kayo mag-aano dyan. Yung kay David pong kwarto, palagi ko pong
Nandiyan ba si ka-farmer tsaka si ka-bebe? Si Mama Yam nandiyan ba? O, di ba? Pakisuportahan nyo din po si Black Shadow. Yung pong mga nandirito na hindi po nag-subscribe kay Black Shadow, suportahan nyo po kasi po, sila po ang pinakikita nilang mag-asawa, yung pangkabuhayan ng mag-asawa na mano-manong trabaho. Nagtitindang ice candy, kung ano yung dapat magawa. Suportahan nyo po siya. Yung pong hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, pakisubscribe po kay Kitchenes TV. Oy, kabebe, nandiyan ka pala, present ka pala, hindi kita nakita. Si Mama Yam siguro yung ginamit niyang account. So, ang bahay ko po eh, masasabi ko sa inyo ngayon na ang bango-bango. Ako po talaga nung araw, ang tawag sa akin dito sa Amerika, Miss Blitz. Kasi po, di bali nang wala akong prutas na uwi. Hello po at Mercy Lamar. Kahit po ala akong naiwi na kung ano-anong binibili, basta po may bote ako ng bleach, maligaya na po ako niyan. Ayan po. Hello po, kabebe! Ingatan niyong mabuti yan si Ruru. Nako! Mahirap ang magkasakit ang bata ngayon. Hello po, Mercy Lamar. Salamat sa nakahabol ka. Love you din po, Ate Susan. Kumusta mo kayo? Natutuwa po ako na sinamahan niyo ako. Isa pong paraan na para po tayo makapag-disinfect, pinakikita ko sa inyo. Yung pong mga sweets, at saka po itong mga microwave, yan. Ito po ang gamit ko. May Clorox po ito na kada gamit ko po, hugas ako ng hugas ng kamay at meron pong ano. At ito po yung ating pagkain. Ito po yung ito po yung isa sa ina mo inipapalab na sabi niya, wala daw amoy. Ito po yung chanterelle mushroom na na-harvest ko nung pumunta po ako sa Dream House nung Saturday. So, iyan po ang ating kakainin. So, ito pong bahay ngayon, kahit na may virus sa labas-labas ng bahay, sa loob-loob wala na po ngayon. Talaga pong parang kumbaga head to toe. At makikita nyo po, kahit kanina pa po ako nagmamap, ito pong aking map na tubig ay maputi pa po iyan. Kasi po, palagi talaga akong nagmamap ng kisame. Oo nga, eh, gagayahin ko itinumis ni Black Shadow, yung may dahon ng sampalok. Di ba Black Shadow, yung ba yun? Maghahanap lang ako ng sampalok. Magtitinumis ako. Gagayahin ko yung kay Black Shadow para makita niyo. Kasi gusto ko rin kumain. Tama-tama. At meron din akong ano. Ngayon, pupuntahan natin kwarto ng anak ko. Hanggang wala siya, eh, hindi ko na pakikita kagulo. Pero, okay na po ito kasi inisprayan ko ng Lysol kanina. Ayoko pong pumasok. Yes naman. Ano po ako, may nararamdaman po ako yung pong pagka may trangkaso kayong mata nyo, parang meron. Kaya po, ito namang kisame natin, ating din po natin. Ito po eh, na-bleach ko na nung isang araw. Kaya po, tapos na po ako mag-bleach.
Yung sahig po, di naman po importante yan, pero namat ko na rin po yan. Pero papasadahan ko pa po ng konti na may bleach para po sigurado tayo. Meron po akong, teka, pakikita ko sa inyo. Meron po akong dugo ng baka. Kaya po ako'y magtitinumis. Buti binigyan mo ako ng ano, ng idea. Brother Michael, aanuhin ko po yan. Gagawa po akong tinumis. Pwede naman po akong bumili ng dugo mamaya. Ng dahon ng sampalok. Pero meron naman po akong liyempo. Yun na lang po ang gagamitin ko. Kaya po ano. Anuhin natin. Gayahin natin ang tinumis ni Black Shadow. Itatitle ko po yan sa aking vlog. Okay ba yan, ka-Black? Kapares, okay lang ba sa'yo? Na itatitle ko yan sa akin. Kapares, okay lang ba? Sasabihin ko, tinumis ni Kapares. Or tinumis ni Black. Alright? Ayan, nakita nyo? Tapos na ako na mag-disinfect. Tapos, hindi tayo di po ba? Maganda po itong bagay na nagagawa natin na ganito. Pati kisame natin, lumilinis. Okay lang ako, ka-farmer. So, huwag kang mag-alala. Gusto mo eh. Pag uwi ko dyan, ako papasok ako sa iyong lechonero eh. Kayang-kaya ko yan. Kala mo ba? Pag umorder ako sa iyong lechon, ikaw magtitimpla, ako magsasalang. Kasi pareho naman na yung timpla natin. Ah, di ba? Oh. Tingnan mo yan. Sino ang gustong pumusta? Okay, may pag-game ako. Pag-game. Sino ang sasali sa game ko? May game ako. Hello? Sali ba kayo? May papag-game ako. May premyo. Okay. Saan ka? Taga saan ka, Michael Cambau? Sige, may papremyo ako. Sino sa inyo ang sasali pa? O ikaw, Black Shadow, sali ka rin. O sige, 2,000 pesos ha? Malate, okay. Ipapa-Gcash ko kay Rowena. 2,000 pesos, cash. Gcash. Si Rowena ang kukontakin. O, Rowena Foods to go. O, hello daw po. Si Kitchen STB. Pakisuportahan po yan. Yan po ay isa sa mabait na babaeng vlogger na kakilala ko at tinuring ko na rin yang parang anak. Anak ba kita? So, sino ang sasali? Wala na yatang gustong sumali. Ayaw nyo ng 2,000 piso? Mahina ba? Okay lang yan. Sus. Walang problema, konti-konti lang eh. Sino gustong sumali? Taas ang kamay. Taas ang kamay nyo. 15 kayo. Pipito lang yung daliri nyo. Ano ba yan? Ah, sino ang sasali? Walang gustong sumali? Sige. Ayaw nyo pala ng 2,000. May liit lang ba yun? Hello? Message kayo kung sino gustong sumali. Nag-1K daw. Hindi, kasi kung sino yung gustong sumali, kailangan, ano, marami. So, Annabel, ayun, kasali daw si Annabel. Si Odi Soriano, sali kayo. Ilan na kayo, ha? Itatanong ko, may itatanong ako, mamaya malalaman nyo. I-message ko. Sali ka, sige, sali ka rin.
Si Sally ka rin, Kitchenes. Kasi pwede mo namang i-donate yun kay galing kay Rowena. Diba, Kitchenes TV? Pwede mo nang i-donate na lang yun. Ay, masakit sa balat itong Clorox. Okay. May rapid test ako mamaya. Sino ang magbebet ng negative? At sino ang magsasabing positive? Oh, dali. At kailangan screenshot mo. Ah, may liter farm si ka, ano. Ayan, supportahan natin si Kapares. Alright? Supportahan din yan. So, sino-sino ang kasali? Positive daw si Kaparmer. Pag si Kaparmer ang nanalo, idodonate niya na lang kung sino yung nangangailangan doon ng grocery. Tama, Kaparmer? Negative, positive si Kitchenes TV. Okay. Malalaman ninyo kung kailangan kung sino yung gustong sumali, ilan na ba kayo, Kitchenes? Pakisbilang nga. Yep. Yan si Kaparmer. Idodonate niya kung magkano yung, kung sino yung mananalo ng 2,000 pesos. Pambili din nyo ng, Kaparmer, pambili din nyo ng 10 kilong bigas at saka grocery, ano? 1 kilong bigas, ay 10 kilong bigas saka isang buong manok at papaya, pantinola. I-deliver ni Kaparmer kung sino yung gusto niya. Positive siya, si Kitchenes, positive. Sino pa ba yung gustong sumali, i-message ko bukas sa inyo ng umaga dyan sa Pilipinas. Kasi gabi na eh. Para ano. So, sino ang mga, sino? Negative, Anibal Cruz. Odie Soriano, negative. Positive si Kitchenes, si Michael Campbell, negative. Si Poca Palmer, negative si Black Shadow. Okay. Kakunti ninyo. Si Odie Soriano, sali ka ba? Ano ang ano mo? Kwarta o kahon pala si ano eh. Kahon daw si Kaparmer. Ay, Kaparmer ka. Kaya love na love kita eh. Pag pinanonood ko eh, natatawa lang ako sa iyo eh. Kaya. Oh. Sali ka rin ba niya Marita? Ano to? Anong bet mo? Negative or positive? Negative ka ba? Oh, pag ikaw nanalo, de, ibibigay na lang sa'yo ni ano. Ay, marami pala kayong negative, no? Sino yung unang nagsabing negative, Kitchenes TV, pakiano mo? Tsaka sino yung unang nagsabing positive? Ay, pa isang late yun. Okay. Sino yung kauna-una ang nagsabing negative, Kitchenes TV? At saka kung sino, si Rowena daw equal, gaga. May equal ba? Okay, na-disinfect na po natin ang bahay. So, okay na po ito. Pwede na po akong kumain. Tama na po yung ating live. At Kitchenes TV, pakitingnan kung sino yung unang nagsabi ng negative at sino yung nagsabi ng positive. Alright? Titingnan ko din. So, hanggang dito na lamang po. At salamat po sa inyong pagsama. Isa pong minting tutorial kung paano nyo i-disinfect na yung mga tao nahihirapan, yung mga kisame. Okay, sabi ni Gardening Home, positive. So anyway, mapakadali pong mag-disinfect. Map lang po na malinis. Huwag yung madumi, siyempre yung malinis. At yun, para po i-clorox nyo lahat, pati mga wall. At isa pa po na tip sa inyo, ito pong kisame na to ay since 2013, no? 2012. Okay, 2012, ito pong kisame na to. Kung nakikita nyo, puting-puti. Kasi po, palagi ko po itong minamap kahit na twice a year. Ayan, nakikita nyo po. Yan po yung makakasave kayo ng pera sa konting panahon yung ibubuhos. Wala naman pong masama na i-map ninyo para po hindi kayo palaging nagpipintura. O, di ba, Kaparmer? Kita mo yan. O, linis na linis ang mga kisame ko na yan.
Oh, since 2011 'yan. Oh. 2011, 2012. 2012 po. So, bali 9 years na, pero makisap na makisap pa. At saka ang nilalagay ko kasi ka-farmer, yung eggshell, yung parang shiny ng konti, parang brighter. Brighter ang dating niya, oh. Ayan, oh. Kita niyo 'yan. Ayan po, oh, makisap siya ng konti. Kasi madali siyang linisin, ka-farmer. Thank you, ka-farmer. I love you. I love you po sa inyong lahat. Thank you po for coming and joining. Thank you. Si okay, kung sino yung makakakuha Rowena, malalaman mo. Okay? Goodbye everyone. Mag-ingat po kayo. Talaga pong sobra ang pandemic diyan sa Pilipinas. Dito po sa Amerika, it's also dumadami pero gaya ng sinabi ko, hindi po lumalala kasi parang siguro po 50-60% vaccinated na lahat. Yun pong mga maka-Trump ayaw. Kaya po ako, nung offer po sa edad namin, agad-agad, kung pwede lang, inumin ko eh, inumin ko eh. So, ingat po kayo lahat. Salamat po sa pagsama ninyo. Thank you, thank you, thank you. I love you all. God bless us all.